taon-taon ka rin bang nagse-celebrate ng birthday o hinahayaan mo lang siya na lumipas na parang ordinaryong araw na lang? Pinakaunang ginagawa namin kapag malapit na ang aming birthday ay magpaplano, pero hindi yan matutuloy. Kasi pinlano mo, di ba? Kaya hindi yan matutuloy. Ang totoo niyan, birthday talaga ng kapatid kong lalaki. At nagplano siya na pumunta kami ng Tagaytay. Nung nalaman namin na ganun yung plano niya, nagsaya muna kami dahil plano nga ng Tagaytay, di ba? Pero hindi ko na masyadong sinagad yung saya dahil alam ko naman na hindi matutuloy. Kasi taon-taon naman nangyayari to eh, kaya medyo sanay na kami. Unang mga chat niya sa GC namin ay pagpaplano para makapunta kami ng Tagaytay. Ini-schedule niya rin kung ano yung maganda sa sakya na gagamitin, yung kasya daw kami lahat. At syempre, kinuwenta niya na rin kung magkano yung mga gagastusin namin dahil mahirap umalis nang walang bala. Pero nung mga nalalapit na yung mga araw, ang totoo niya, hinihintay ko na lang talaga na sabihin niya na cancel na. Lahat po ng mga makikita niyo sa sasakyan na ginagamit namin ay mga for sale po yan. PM is the susi. Kagaya po nitong kulay blue na ginamit namin ni my dear, ayan po ay binibenta. Hindi po sa amin yan, nakisakay lang po kami para makarating kami sa pupuntahan. At eto na nga, mga 4 days bago ang kanyang birthday, sinabi niya na cancel na. Kaya nagreply ako sa kanya na sinabi kong, alam ko na, matagal na. Pero kahit papano, bilang ate niya, nag-isip ako ng plan B para kahit papano, makapag-celebrate pa rin kami kahit wala kaming pera. Sabi ko sa kanya, Teng, utangan mo muna yung mga kakilala mo na may pera. Dahil birthday mo naman, hindi ka tatanggihan ng mga yan. At ang sabi niya, wala na raw kasing nagtitiwala. Dahil yung mga inutang niya noong last year na parang celebrate namin, eh hanggang ngayon, di ba nababayaran? Ito pong kulay puting van na ite ay for sale din po iyan. At again, PM is the susi. Sabi ko sa kanya, bilang nakakatandang kapatid, ang maipapayo ko lang sa'yo, dahil marami naman ang hihingi sa akin ng advice, utang ka lang ng utang hanggat hindi ka pa nakukulong. Magluho ka lang ng magluho. At ang sabi niya, gusto niya naman daw talagang gawin yun, pero wala lang daw talaga nagbibigay. Dahil ang goal natin dito ay makapag-outing. Huwag na natin pakialaman yung mga inutangan natin dahil pinaghirapan naman nila yung mga pera na pinautang sa atin, di ba? Kaano lang naman yung umutang ka tapos hindi natin bayaran, di ba? O para it's a tie. Siyempre, kapag ganito nagplano ka, sigurado may aberya. Ayan yung binibenta namin ban na puti. Pag binili mo yan, may kasama yung sakit ng ulo. Gusto ko kasi talagang gawing memorable itong birthday ng aking kapatid. Kaso wala talaga siyang mahanap na mauutangan. Kaya sabi ko, kung sa'yo wala na nagtitiwala, eh baka sa akin meron pa. Kaya naghanap ako ng mauutangan ng 3,500. Dahil itong resort na to, ha, ito, itong nakikita nyo na ite, ay 3,500 lang ang rent. Sa loob po yan ng 11 hours. Pwede kang pumili kung gusto mo ng umaga o gusto mo ng gabi. Bukod dito sa isang mini swimming pool, meron ding video, okay? At meron pong tatlong bedrooms. Kung alam ko lang na may ganito dati, hindi na sana kami pumunta doon sa resort na inaway-away lang kami ni Ate Girl. Kasi isipin mo, saan makakaabot ang 3,500 mo? Dito lang yan, sa Bilaan, Ju. Ngayon, eto na nga, dahil nga vloggeris tayo, syempre, may magtitiwalang magpautang. Isa yon sa mga kaibigan ko na ewan ko na lang kung maging kaibigan ko po siya pag hindi niya ako nasingil. Basta ang sinasabi ko lang sa kanila, pag umuutang ako, pinapangako ko na uutangan ko kayo. Pero hindi ko maipapangako kung kailan ang kabayaran. Kasi yun tayo, di ba? Priority natin yung makapag-outing, pero yung pagbabayad ng utang, parang hindi. Pwede mo nga rin palang irento ng 22 hours. Kaya lang kadalasan, lagi itong fully book. Kaya kung may plano ka, dapat malayo-layo pa lang, eh magpabook ka na, tapos magbayad ka na. Or magbigay ka ng down payment para ma-reserve sa'yo. Minsan kasi sa sobrang dami ng trabaho natin, masarap din naman yung makapag-enjoy, makapag-relax paminsan-minsan. Kasi di ba, ang hirap iwanan yung obligasyon natin araw-araw. Saka dati kasi, yung mga bata pa kami, hindi namin nararanasan yung mga ganito. Ngayon na lang mga demanders na kami. Kaya kahit pa paano, yung mga hindi namin nararanasan noon, eh dinadanas naman namin ngayon. Saka may warning nga pala dito na pagtungtong na ng alas 10, eh bawal na maingay. Eh kaso mo, kahit saan kami magpunta, ang gugulo talaga namin para kami mga kangkarot. Pero ang totoo niyan, ako lang talaga yung may gusto na mag-swimming kami. Dahil hindi kami marunong lumangoy eh. Pero church lang yun syempre. Gusto ko lang din mapasaya yung mga bata. Saka yung mga isip bagets. Dumating kami dito ng mga bandang alas 9 na ng gabi dahil nga may aberya. Nagpabebe lang yung isang band dahil kailangan lang pala ng tubig. Kaya isang oras na lang yung chance namin na makapag-concert. Eh, ito yung favorite namin eh, yung magkakanta kahit mga sintonado kami minsan. Kaya hindi namin sinayang yung opportunity na makakanta ng tigda dalawa. Parang na-realize ko na parang sakto lang naman talaga yung swimming pool kasi mga bata lang naman talaga yung naligo. Kaming dalawa lang ni Maider yung mad-thunders na nag-swimming. Kasi medyo malamig talaga dito pagka yung magmamadaling araw na. Parang napapaligiran kasi ito ng mga bukid-bukid. Saka yung mga dala namin pudang ay ambag-ambagan lang kami dyan. Kagabi, halos walang pumansin o mga pagkain. Napakarai pong natira. Pero ngayon na nagbo-voice over ako, kumuha ka lang yung sigmura ako, nagugutom ako. Ito lang talaga yung literal na na-finish. Nagulat ako sa itsura niya, naging buto na lang. Saka sa aming apat na magkakapatid, ako lang po ang lumitaw na manginginom. Yung mga kapatid ko, nako, napakahihirap tagayan yung mga yan. Pati ang mga pinsang ko na iyan, ay hindi rin po yan masyado mga nag-iinom. Ako lang talaga, siguro naman ako to sa tatay ko. Sa lahat ng mamamana ko, yung pangiginom pa. Konti lang talaga yung bisita ng kapatid ko, ito lang talaga mga best friend niya. Konti lang ang bisita, pero napakaraming
utang niyan. Doon kami mayaman sa mga utang. Kaya inuna-una ko muna yung pagbibideo sa kanila para may souvenir naman itong lakad namin na itay. Tsaka syempre, para kung gusto nyo rin mag-outing, eh pumunta kayo dito sa Bilya Anju Resort. 3-5 lang. Ewan ko na lang kung di kayo magsawa maglulublub dito ang lamay. Tsaka gusto ko lang mag-message dun sa inutang ako ng 3-5 na hindi na tayo friends siyempre. Bahala ka na muna sa buhay mo. Kaya mainam pa talaga pag may lakad, hindi na pinaplano eh, no? Kasi pag hindi pinlano, natutuloy. Pero kahit ano pang maging aberya o abala sa daan patungo dito sa Bilya Anju Resort, nakarating pa rin kami ng ligtas at nag-enjoy kami ng sobra. Kaya gusto ko lang batiin ang aking kapatid ng happy, happy, happy birthday. Gusto ko lang tandaan mo, kapatid, na kapag Vincent talaga ang pangalan mo, sigurado enteng ang palayo mo. Enteng kabisote. Nung natapos na yung opportunity namin na makapag-concert, nag-jamming na lang kami sa gitara. Pero yung mga entry namin ng pagkanta, eh, ilalagay ko dito sa dulo ng video. Nasa sa inyo na lang yan kung trip nyong panoorin. Pero kung hindi, skip nyo na lang. Saka wala tayong lutong ulam today kasi may hangover pa ako hanggang ngayon. Back to work na lang tayo kapag medyo nasa ulirat na ako. Yun lang! Like and share para alam mo kung nasaan ako bukas. Bye-bye! Tinatago, ngunit hindi tinatago.
Sa isa't isa.